Hello everyone! Welcome to another collective and timeless reading. So, alamin natin ano ba yung mga dapat mong malaman right now, ikaw, no? Regardless of your zodiac sign, kung nakita mo ito, baka para sa'yo ito. And since this is just a collective reading, pwedeng hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang anong mga tumutugma para sa inyo. And if you are new here, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakidamay na rin pa like and follow yung ating Facebook, Instagram, and TikTok page. Ayan. Regarding personal reading services, mag-message privately po kayo sa aking Facebook page para kung gusto ninyong mag-book or mag-inquire about reading services. Okay? Tignan na natin. What are these energies? Ano ba ito yung mga dapat mong malaman? Wow! Alam mo anong dapat mong malaman? Siswertehin ka, dear. Ayan. Tignan mo naman tong tatlong cards mo. Puro good news yan. First, you have the Ace of Pentacles, which is a good sign. No? Magandang simula or mayroong malaking potential na naghihintay sa'yo, which is a potential to be successful or to be abundant, no? Kasi pwedeng sign ito ng pera, eh. Okay? So, pwedeng kung ano man itong venture na sisimulan ninyo, this will most likely have successful outcome. Ayan. Whether you are planning to start a business or a new job, ayan, no, siswertihin ka with the 10 of, ano, the key number 10, the Wheel of Fortune. This is a sign na magiging pabor sa'yo yung mga susunod na mangyayari, no? Siniswerte ka with the Wheel of Fortune. This is also a sign na magkakaroon ng mga positive changes para sa iyo, beneficial or positive changes. Ayan, no? Meron kang growth or expansion. So if you want your business to grow, to expand, or kung career man ito, makakaasa ka na malaki yung potential mo na ano, nalalago pa itong career or negosyo mo. Meron ka rin, ano, parang possibilities dito na lalawak yung connections or makakarating ka sa gusto mong puntahan kung nag-explore ka sa ng chances mo sa ibang bansa. Possible. May element dito ng paglawak, eh. So, if you are in the social media, possible na lalawak yung reach mo, lalawak yung community mo, magiging popular ka, no? Ayan. You will gain popularity. Marerecognize ka nila. Ayan. Ang ganda. Ang ganda na itong mga cards mo. So, pwedeng maganda yung magiging simula ng takbo ng career mo or negosyo mo dito. Some of you, merong marerevive dito na something na matagal niya nang naisantabi. No? Pwedeng matagal. Pwedeng hobby ito. Pwedeng this is a relationship or dati mong, basta dating meron ka or dati mong ginagawa na akala mo nag-end na. Pero ngayon marerevive. Okay? With the Judgment card. So, bumabalik. Bumabalik ito kung dati, halimbawa, ano, dati kang nagne-negosyo and then naglilo. So, parang ngayon, bumabalik yung lakas ng negosyo mo or bumabalik ka na uli dito sa iyong ginagawa. No? Kung nabakante ka dyan or naitigil mo man yan. Okay? Whether this is about your career, a hobby, or sa negosyo, or sa relationship man. Okay?
Pwedeng iba ipapatawag kayo uli. Ayan, o malay mo dati kang nag-work dito sa company na to. No, parang babalik ka uli doon. Ipapatawag ka nila uli eh. Okay? Pwedeng iba may wake up call kayo dito. Magigising kayo, wow, na ito. Ito pala talaga yung gusto mong gawin. Dito ka pala talaga magaling. Dito ka pala talaga successful. So, ayan, may realization dito eh. Na nare-realize ninyo yung potential ninyo na ito pala talaga yung dapat mong gawin or tama mong gawin. Na ito pala yung magbibigay sa iyo ng success or fulfillment. Okay? Bagong partnerships, bagong contracts or commitments. Okay? This is something that you really love doing. Na pwedeng naiano nyo lang, parang na set aside ninyo, pero ngayon nagbabalik na kayo dito eh. Ayan na eh. No? Andito na kayo uli, ginagawa nyo na uli itong passion ninyo kung saan, kung ano talaga yung love ninyong gawin. Okay? Pwedeng iba, this is a romantic connection. Pwedeng iba, this is choosing the better option or the better person. Kasi the lover's card is also about choices. So malay nyo, kung halimbawang may kinalaman ito sa relationship, mas pipiliin nyo yung isa. Or mas pipiliin nyo na yung mas malalim, seryoso, like marriage. No? Pwedeng pagpasok ito sa marriage, hindi lang sa pagiging jowa-jowa. No? So kung dati eh, mag-jowa kayo, ngayon mas pinipili nyo na pumasok na sa mas solemn na samahan, like marriage. No? O pwedeng may ano dito, Gemini. Ganda, meron ka ditong success, expansion, malaking potential, magandang partnership. So, possible na may mga struggles ka rin kakaharapin. So, ayan, hindi naman lahat puro maganda, no? Realistic naman itong cards natin. Okay? Pwedeng iba, ano, may gusto kayong gawin pero mukhang hindi pa uubra sa ngayon with the Eight of Swords. Pwedeng ano eh, pwedeng hindi pa ito yung perfect time. Pwedeng may mga limitations pa yan. Iba sa inyo parang ano, may bond pa kayo, hindi ko alam kung contract ito or kung ano man ito na nagpe-prevent sa inyo na magawa na yung gusto nyong gawin right now kasi pwedeng nakatali pa kayo dyan. So, pwedeng iba meron pa kayong existing na kontrata kahit gusto nyo nang umalis, hindi kayo makaalis. No? Or parang gusto nyo ng, kasi nabanggit ko, pwedeng may kinalaman sa romance, eh, sa love life. So, yun na nga, di ba parang mabibigyan kayong chance na mamili dito. So, pwedeng ano, gusto nyo ng sumama dun sa isa or gusto nyo na maging kayo magpakasal pero parang hindi pa pwede. Or hindi ko alam kung sino yung unavailable sa inyo na nakatali pa, may existing na kontrata pa. Okay? O malay mo, gusto nyo na magpakasal, pero kasal pa pala siya sa iba, so kailangan pa ng divorce or annulment. Or gusto nyo nang magpakasal, gusto nyo na maging kayo, kaya lang may existing na jowa pa pala siya. Committed pa pala siya sa iba. So, ayan. So, kung love life, ganun, pwedeng ganun yung scenario.
Okay? Na hindi pa kayo ano. Meron ditong hindi pa free. Ayan. Okay, at some point, magkakaroon ka ng ano dito, yung tipong mabubroken heart ka. The Three of Swords. No, masasaktan. Masasaktan ka. Hindi ko alam kung ano ito mangyayari. O baka naman someone will betray you. Kailangan mo na talaga ano. Kailangan muna na mag ano, magkaroon ng hiwalayan muna nung isa bago kayo maging magkasama. Ayan o. Merong kailangan na break up dito eh. Kasi hindi magawa yung gusto. Kailangan muna magkaroon ng formality para maging free kayong dalawa. O, kung balak ninyo na magsama, maging magjowa or magpakasal. Okay? So, meron at merong madadump dito. Meron at merong masasaktan. O, kung talagang gustong piliin. Meron kasing kailangan mamili eh. Okay? So, nakikita ko kahit ano pa yung kaharapin mo dito. Hindi ka magpapa-intimidate. Talagang willing ka ipaglaban kung ano to. Career man ito or love life. Ayan. Pwedeng maraming ano, parang Romeo and Juliet. Kung love life yan, daming kontra. Madaming tumututol, o diba? Madaming tumututol dito. So, whether love life to pinag-uusapan or yung kahit sa ano, sa personal endeavor mo na halimbawa meron kang path na ito yung gusto mo, love na love mong gawin, di ba yung sinasabi ko nga kanina, kaya lang pwedeng maraming nagdi-disagree sa'yo, pero wala kang ano eh, ang importante sa'yo is ito yung passion mo, masaya ka na ginagawa mo ito and gagawin mo lahat, no? Yan, love life man ito or hindi, ipaglalaban mo talaga yan. Okay, so ayan, sana nagustuhan nyo itong reading na to. Don't forget to like and share. Take care and God bless.